is for you, then who can be against you? Kung alam mong kakampi mo ang Diyos, kung alam mo kasama Diyos, kung alam mo naging anak ng Diyos at ikaw ay napasama sa pamilya ng Diyos, kapatid, sasabihin ko sa iyo, kaibigan, sino pwede umaway sa iyo? Okay? This is the greatest thing. Kanya nga sinasabi ko, pag ligtas ka, pag tinanggap mo si Kristo, tagapagligtas, naging member ka ng simbahan, natututo ka sa pangaral ng salita ng Diyos, whether may answered prayer ka o wala, whether may regalo ka o wala, whether kumanda buhay mo o hindi, whether mabili mo yung property o yung lupa, makapagpatayo ka ng bahay, o whether gumanda, gumaang ang buhay mo, it does not matter anymore kasi sa langit ka pupunta. Am I right? Okay lang yun. Heaven bound ka naman eh. Pero hindi ba mas maganda rin na nasa lupa ka na ginagabayan, pinapaboran at pinagtitiwalaan ka ng Diyos? You see? This is what I want you to see. God is for you. He wants you to be successful. He wants you to be the best advertisement that He could say. Look at this guy. Look at this person. Look at this woman. Ang daming problema, pero bakit nagpapatuloy? You know why? Nakakonect sa Diyos eh. Nakahinge. Nakaweld. Nakaklinge. Ang tanong, how to reconnect with God? Paano tayo makakalapit? Paano tayo makakaroon ng koneksyon? Ligtas ka na, napalayo ka. Dati mainit ka, ngayon ang lalamig ka. Dati prayerful ka, ngayon hindi na. Dati tumutugtog ka, ngayon wala na. You see? Last time I was talking to a young man, sabi ko sa kanya, bakit hindi kita nakikita? Bakit hindi ka sasama? Ano'y pagmamalaki ko sa'yo? Anong sasabihin ko sa likod ng pulpito tungkol sa iyo? May pagmamalaki ba kita? Ha? May mga taong mabigat ang problema, may hinaharap. Hindi maayos ang pamilya, pero piniling magtiwala siya, piniling magpasakop, piniling magkaroon ng connection siya. Ngayon nagtatagumpay sila. Ano pwede ko ipagmalaki sa iyo? Ano pwede kong sabihin patungkol sa iyo? Okay? So how do we reconnect with God? Simple lang. Comply with Him wholeheartedly. Kung susunod ka, wag half-hearted. Kung susunod ka, dapat mo. Kung susunod ka, taos, ubos, lubos. Anong sabi ng Psalm 119 verse 33 and 34? Ituro mo sa akin, Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan, ng iyong statutes, at aking iingatan ito hanggang sa wakas, hindi hanggang simula. Huwag yung sa unang taon na ikaw ay naligtas, faithful ka. Sa unang pangalawang taon, maayos ka. Limang taon, faithful ka. Then all of a sudden, may nakilala ka, may nabarkada ka. Nakapunta ka ng senior ay hindi ka na makita. Mag-college ka, wala ka na. Nung magkatrabaho ka, wala ka na. Eh sabi ni David, turuan mo ko, Panginoon, ng iyong daanan ng palatuntunan at iingatan ko to hanggang sa dulo. Hanggang kunin mo ako. Hanggang dumating yung rapture. You know what I'm saying? Hindi dapat sa simula ka lang magaling. That's why.